guys, welcome back to my channel, Some Lucky 888. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Good evening, good afternoon and good morning to all people in the world. Ang kwentong ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga kabataang nagtiis. Upang mailahad ang kwentong ito na pinapamagatang Pulubiman, mayaman naman ang kalooban. Isang pulubi at naaagnas na katawan, pinandidirihan ng mga tao dahil hindi lang sa anyo na nakikita ng mga tao, kundi siya ay nangangamoy sa sobrang baho at siya'y tinataboy na parang hayop. Isang araw, may dumaan na isang mayaman at nakita ito ng isang pulubi at humihingi ng kunting tulong. Ngunit imbis na bigyan ng kawawang pulubing ito, ang mayaman ay nainis, tinulak at binuhusan ng maruming tubig ang isang pulubi. Sa halos lahat ng pangyayari sa Biblia kung saan binabanggit ang kayabangan, pagmamataas o pagiging palalo, ito ay bilang isang pag-uugali na kinamuhian ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na mga taong arrogante o mayabang ay may palalong puso at nasuklam-suklam sa Kanya. Kinakamuhian ni Yahweh ang lahat ng mga taong mayabang at sila'y tiyak na paparusahan ayon sa Kawikaan 16 verse 5. Sa pitong bagay na kinamuhian ng Diyos ayon sa Biblia, ang kapalaluan ang una sa listahan ayon sa Kawikaan chapter 6 verse 16 hanggang 19. Sinasabi mismo ni Jesus, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa Kanya at pagkatapos inisa-isa niya ang 13 katangian ng mga taong hindi kinalugdan ng Diyos, kasama ang pagmamataas sa sexual na immoralidad at pagpatay ayon sa libro ng Marcos chapter 7 verse 20 hanggang 23. Ang kayabangan ay walang iba kundi ang pagmamalaki sa halaga ng sarili ayon sa 2 Timoteo chapter 3 verse 2. Ito ay katulad sa kaisipang ang lahat ng ito ay tungkol sa akin at pagsasabing sa akin umiikot ang mundo ayon sa Kawikaan chapter 21 verse 24. Sa halip na pagyayabang, itinuturo sa atin ng Biblia ang kasalungat nito. Sinasabi sa 1 Korinto chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Tinawag ang mga Kristiyano para ipakita ang pag-ibig at ang kayabangan ay kasalungat ng pag-ibig. Sinasabi sa Roma chapter 12 verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Ang pagiging mayabang at pagkakaroon ng saloobin na mas magaling kaysa iba ay tumatakot sa iba at sumisira sa ating relasyon sa ibang tao. Gayunman, itinuturo sa atin ni Jesus na unahin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran,
kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, kung tayo ay mayabang, hindi tayo makakapaglingkod sa iba. Inuulit ni Pablo ang parihong katuruan sa kanyang sulat sa Iglesia sa Filipos. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili ayon sa Filipos chapter 2 verse 3. Napakalaki ng pagkakaiba nito sa paligsahang nagaganap sa ating mundo ngayon. At tiyak na walang puwang para sa atin ang maging mayabang. Ay ka pa rin. Huwag naman ganyan, Zay.